إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming mga sarili, na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan tayo ng ating relihiyong Islam na gawing dalisay ang ating mga puso. Dahil ang puso ay ang pinuno ng ating mga katawan. Kaya nararapat na gawing dalisay ng isang Muslim ang kanyang puso. Ang puso ng isang tao ay ang basehan ng kanyang gawain at ang basehan ng kanyang mga katawan. Kung naging dalisay at mabuti ang puso ng isang tao, ay magiging dalisay rin ang kanyang katawan at lahat ng kanyang mga gawain. Ngunit, kung tumaliwas o nasira ang puso ng isang tao, ay masisira rin ang kanyang gawain. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naiulat ni Al-Bukhari wa Muslim, hadith mula kay An-Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhuma, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niyo ba alam na may dugo na misto lang nagkukumpol sa inyong katawan? Kung ang dugong ito ay naging dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging dalisay rin ang gawain ng isang tao. At kung nasira man o tumaliwas ang dugong ito, ay gayon din
ang kanyang gawain o di kaya ang kanyang katawan ay masisira rin. Ala wahiyal qalb. Hindi ba ito ang puso? Hindi ba ito ang puso, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nararapat sa bawat Muslim na pangalagaan niya ang kanyang puso. Nararapat na pangalagaan niya ang kanyang puso. Dahil may mga bagay na nagtutulot sa ating puso upang ito ay magkasakit. At alamin natin kung ang kung ang puso ng isang Muslim o di kaya ang puso ng isang tao ay nagkasakit o di kaya dinapuan ng mga sakit ay magiging dahilan upang siya ay tumaliwas sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paksang pag-uusapan natin sa araw na ito insha'Allah ay mga sakit min amradil kulub, mga sakit na nagdudulot o di kaya mga bagay na nagdudulot sa puso ng isang tao upang ito'y magkasakit. Amradul kulub ta'tari kalbu insani amradul wahilalun zakarahallahu fi kitabihi al-aziz. May mga bagay na kung dumapo ito sa puso ng isang tao ay magiging dahilan upang ito'y magkasakit. Mula sa mabilanggit ng ating mga ulama, ng ating mga scholar, unang-una sa mga bagay na nagdudulot ng sakit sa ating puso, al-ithm, ang kasalanan. Ang paggagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ay isang sakit sa puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag ninyong itago ang katibayan ukol sa utang. Dahil kung sino man ang nagtago nito, katiyakan na ang kanyang puso ay makasalanan. Ibig sabihin ng ating puso ay nakakagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْآثَامُ مِنَ الْأَمْرَادِ اللَّتِي تُسَبِّبُ الْأَذَى لِلْقُلُوبِ. Ang kasalanan, ito ay isa sa mga sakit na nagtutulot ng kasamaan sa puso ng isang tao. وَهِيَ كُلُّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. Ito ang mga bagay na kasalanan, mapamalaki man ito o di kaya maliit. وَتَبْتَدِئُ الْآثَامُ كَمَا ذَكَرَهَا الْعَلَّامَ الْإِمَامُ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْخَطَرَ. Ang bagay na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng binanggit ni Imam Ibn al-Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ, ay nagsisimula sa sarili o di kaya sa katawan ng isang tao na tila bang siya ay nakapasok sa kapahamakan. Kapag ang isang tao ay gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakapasok sa kapahamakan, sa danger zone. فَإِنْ لَمْ تُدْفَ تَحَوَّلَتْ إِلَى وَسْوَسَ. Kung ang isang tao ay nakapasok sa kapahamakan dahil sa pagsasagawa niya ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi niya napigilan o di kaya naagapan ang bagay na ito, ito'y magiging isang bulong. Tila ba'y may nag-uutyok sa kanya na gumawa ng kasalanan. Gayun din, فَإِنْ لَمْ تُدْفَ تَحَوَّلَتْ إِلَى شَهْوَةٍ. Kung ang mga bulong na ito na nag-uutyok sa kanya na gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya napigilan, ay tahawalat ila shahwa, magiging shahwa o di kaya pagnanasa. Kapag siya ay gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mula sa kanyang pagnanasa o di kaya sa pagkakahumaling o di kaya obsesyon. Obses na siya sa pagsagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam tudfa tahawalat ila irada. Kung hindi niya panapigilan ang pagnanasa, ang obsesyon sa pagsagawa ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagiging kagustuhan.
Ibig sabihin, gumagawa na siya ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang kagustuhan. Wala nang pumipilit sa kanya. Wala nang pumipilit sa kanya na gumawa ng kasalanan bagkos ito ay ginagawa niya dahil sa kanyang kagustuhan na. فَإِنْ لَمْ تُدْفَ قَوِيَتْ فَسَارَتْ عَزِيمَةً عَلَى الْفِعِلْ فَاسْتَحَالَ دَفْعُهَا. At kung hindi niya panapigilan ang bagay na ito, ang kagustuhan sa pagsagawa ng mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay lalakas pa at lalaki hanggang sa magiging determinasyon o di kaya pagpupunyagi. Ibig sabihin, tila hindi kompleto ang kanyang buhay kung hindi siya makakagawa ng mga kasalanan. Dahil sa nasanay na siya sa gumawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kompleto ang kanyang buhay. Hindi na kompleto ang kanyang araw kung hindi siya makakagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fastahala dafuha. At magiging imposible na ang pag-agap o di kaya pagpigil sa mga ito. Ito ang dulot ng paggawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakasakit ang ating mga puso. Gayun din mula sa mga sakit o di kaya mula sa mga bagay na nagtutulot ng sakit sa ating mga puso, az-zayf, ang pagkalihis. Sinabi ng ating mga ulama, yani al-maylu anil huda wal-istiqama wal-inhirafu anha ila ghayriha min wujuhit dalalati wal-isyan. Ang ibig sabihin ng zayf o di kaya pagkalihis, ito ay ang pagtalikod. Ito ay ang pagtalikod sa gabay o di kaya katuwiran na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At paglihis mula rito, tungo sa iba pang anyo ng kaligawan at pagsusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may makikita kang tao na tinalikuran ang Islam. Tinalikuran ang turo ng Islam dahil may sakit ang kanyang puso. Dahil sa pagkalihis na nasa loob ng kanyang puso. Gayon din, mula sa mga sakit na nabanggit ng ating mga ulama, al-ghil, ang hinanakit o di kaya ang sama ng loob. Ang pagkakaroon ng hinanakit o di kaya sama ng loob, mapa sa kapwa niya Muslim o di kaya sa kapwa niya tao, ito ay mula sa mga sakit ng ating puso. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala lisani ibadihi al-mu'minin wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Tayo ay tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dua, ng panalangin na hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na wag hayaan na magkaroon kami ng galit o sama ng loob mula sa aming puso tungo sa mga kapwa naming mananampalataya. Dahil ang zay, ang ghil, ang hinanakit o sama ng loob sa ating kapwa mananampalataya ay isang sakit ng puso. Gayon din, mula sa mga bagay na nagtutulot ng sakit sa puso, iba'ul qalb. Ito ang pagtalikod ng ating mga puso. At ang pagtanggi ng puso sa katotohanan. Yani raf'ul id'ani lil haqq wa raf'ul istijabati lima amara Allah bihi min al-iman war-rukun ila al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Ang ibig sabihin ng pagtanggi ng puso ay tinatanggihan niya ang katotohanan. Kahit sabihin mo ito ay mula sa Quran, ito ay mula sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tatalikuran at tatanggihan niya. Gayon din, raftu al-istijaba, ang pagtatalikod sa pagsagot sa mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan tayong magsagawa ng ibada. Inutusan tayong magsala, magdasal. Inutusan tayong mag-ayuno. Inutusan tayong gumawa ng mga ibada sa kanya. Ngunit ito ay tinalikuran ng tao. Ito ay mula sa mga sign na ang taong yan ay may sakit sa kanyang puso. Gayon din, ang pananatili
sa kufur, kalapastangan, walfusuki wal isyan at imoralidad at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananatili sa mga bagay na ito ay isa rin sa mga sakit ng puso. Gayon din, mula sa mga sakit na nabanggit ng ating mga ulama, ang nifaq, ang pagkukunwari. Hypocrisy, pagkukunwari, lalong-lalo na pagkukunwari sa reliyong Islam. Wawa min akhtari amradil qalb. Ito ang pinakadelikadong sakit na mangyayari sa puso ng isang tao. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ukol sa mga tao mapagkunwari, ukol sa mga taong hipokrito, mga munafik. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa makna ng ayat? Sa kanilang puso ay sakit ng pag-aalinlangan at pagkukunwari, na kung saan ay dinadagdagan pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay napakadelikado. Dahil dinadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nifaq o di kaya ang sakit sa kanilang puso. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na kung nangyari o di kaya dumapo sa puso ng isang tao ay magkakaroon ng sakit ang puso ng isang tao, higit na ang mga taong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi hamdan hamda wa shukru lahu shukran shukra wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, matapos nating malaman ang mga amrad, ang mga sakit na nagdudulot ng kasamaan sa ating puso, hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo ng sakit. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang awa ay binigyan din tayo ng lunas. Hindi kaya anong magiging gamot sa mga sakit na ito? Sinabi ng mga ulama, mula sa mga lunas na ng taong may sakit sa kanyang puso, sinabi ng isang syair, dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alayha tafuz bil khairi wad dhafari khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu kadha tadarru baqin sa'at as-sahri kadha qiyamuka junha al-layli awsatahu wa an tujalisa ahla al-khairi wal khadri. Binigyan tayo ng ilaj, ng lunas sa mga amrad o di kaya sa mga sakit na nangyayari sa ating puso. Sinabi ng ating mga ulama, dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi. May limang bagay na ilaj o di kaya lunas sa taong may sakit sa puso. Ang una rito, khala'u batnin, ang kawalan ng laman ng tiyan. Dahil ang pagkakain, ang pagkain ng marami na over the limit, lumampas na tayo sa limit, ay nagiging dahilan upang magkasakit ang ating puso. Physical man ito o di kaya spiritual. Kaya ang pagkokontrol ng pagkain ng isang Muslim, ito ay nagiging dahilan upang malunasan ang sakit ng kanyang puso. Gayon din, wa Qur'anun tadabburuhu, ang pagmumuni-muni sa Qur'an. Ang pagbabasa ng Qur'an ay isang ilaj, isang lunas upang malunasan ang sakit ng ating mga puso. Dahil ang Qur'an, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gamot sa lahat ng sakit. Physical man ito o di kaya spiritual, nagagamot ng Qur'an. Kaya kung tayo ay magbabasa ng Quran, tayo ay magmumuni-muni sa Quran, alamin natin ang kahulugan ng Quran
ito ay maging dahilan upang magamot o di kaya malunasan ang sakit ng ating mga puso. Gayun din, mula sa mga lunas na nabanggit ng ating mga ulama, kada tatarruun baking sa'at as-sahari, ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang paghihingi ng dua kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ika'y iiyak para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa'at as-sahari, sa mga oras ng gabi na walang nakakakita sa'yo kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagdudua, ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hihingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na alisin ang sakit ng iyong mga puso. Aalisin ang sakit ng iyong puso. Kaya tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga dua na kung babanggitin natin ito ay magiging dahilan upang malunasan ang ating sakit sa puso. Mula sa mga aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani ibadihi al-mu'minin, mula sa mga dua na magiging lunas sa sakit ng puso, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung nagsasabi, aming Panginoon, huwag mong pahintulutan na ang aming puso ay lumihis sa katotohanan. Pagkaraan na kami ay iyong pinatnubayan. At igawad mo sa amin mula sa iyong sarili ang habag. Tunay na ikaw ang tagapaggawad ng habag. Ito ay dua na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Gayun din mula sa mga dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi kulubina. O Allah, ipamahal mo sa amin ang iman, ipamahal mo sa amin ang pananampalataya, at pagandahin mo ito sa aming mga puso. Gayun din mula sa mga dua, Allahumma ja'al fi kalbi nura. O Allah, bigyan mo ng liwanag ang aking puso. Dahil ang puso, kapag nabigyan ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapadali sa kanya ang pagtanggap ng katotohanan. Ngunit kung walang liwanag, madilim ang kanyang puso ay magiging dahilan upang mahirap sa kanya na tumanggap ng katotohanan. Mula pa sa mga dua, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. O Allah, ako ay nagpapakukkop mula sa pusong hindi nagpapasakop o di kaya sa pusong walang takot sa iyo. Gayun din mula sa mga dua, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O tagapagbago ng mga puso, patatagin mo ang aking puso sa iyong reliyon. Dahil ang ating puso ay paminsan bumababa ang ating iman. At gayon din tumataas. Kaya hihingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapagbago, nagbabago ng ating puso na gawing matatag ang ating puso sa reliyong Islam. Gayun din mula sa mga ilaj o di kaya mula sa mga lunas na binanggit ng ating mga ulama ay at-tawba, ang pagtatawba, ang paghihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din sinabi ng ating mga ulama, mula mujalasatul akhyari was-salihin wajtinabu rufaqa'is-su, ang pakikihalubilo, ang pakikipag-upo kasama ng mga taong mabubuti at matutuwid. Mga taong may alam ng Quran. Mga taong may alam patungkol sa reliyon. Yan ang piliin natin maging kasama natin dito sa mundo. Dahil sila ay may alam kay Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung may mangyayari man o di kaya may gusto kang itanong sa kanila o di kaya hihingi ka ng advice sa kanila, ika'y mabibigyan ng advice. Ito ang kagandahan ng pakikipag-anubilo sa mga taong may alam. Wajtinabu rufaqa'is-su, at ang pag-iwas
sa pakikipag-upo sa mga taong masasama. Dahil ang mga taong masasama ay nagbibigay dulot sa isang taong kahit mabuti pang taong ito ay minsan ay nahahawak sila sa kasamaan ng mga taong nasa paligid nila. Bilang panghuli mula sa mga ilaj, uli kaya lunas ay ang ikhlas. Ang taos puso o di kaya katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ating gawain ay dapat ibalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa natin ang lahat ng bagay na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kumilit sa atin. O di kaya hindi ito ginawa natin dahil sa may mga taong nahihiya tayo. O di kaya may pumipilit sa atin. Bagkos ang lahat ng ibada, ang lahat ng pagsamba ay ibabalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na daan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.